Apakah simple? Oke guys, dito tayo sa bagong area ng ating taniman. So again, sa previous video natin, pinagkatiwala ito ng ating kilala. So yan. Nag-umpisa, yun. Tumitira sila, butas. Ito, pure distance. Ito is nasa sukatin natin ilan yung paa. Ilan pa bago yung isang puno. Distance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na. 6 feet. Dito talaga yung sinusukat guys, no? Actual sukat. So, 6 na paa. Every puno. So, yung purpose nito, butasan ng ganito. Yung size is half na dangkal lang kada butas. Yung around nito, yung dito, yung radius nito, so nasa 2 dangkal bawat puno. So, yung distance 1 meter na siguro. 1.5. Ang sa gilid na distance dito is 2 meters. Yung kapla. So, malapit lang. Yung interval lang ng tubo, yung iras ng tubo, yun lang ating pinag intervalan. So, dito. So, yung ating compost hindi pa dumating. Again, yung ating compost guys, dito natin ilagay sa butas. So, ganun pa rin. Yung tira nila. So, ito yung sa akin. Tambay ko muna para may share yung anong mangyari dito. Yan. So, yung purpose nito guys, para hindi matapunan sa tubig. In case may tubig, dyan lang sa kanal na daan. Dito. Tambakan dito, tapos butas sa gitna. So, ganyan guys. Yung purpose nito, butas sa gitna, para lagyan ng pataba, tapos puting niya, tapos ilagay yung buto sa itaas. So, yan. Doon, hindi pa natapos. May iras na yan. Yan. May iras na yan. So, estimated of 2 lata siguro, more or less. Kung hindi man, pangkunla, kung hindi sisibol, ilagay natin. So, yan. Again, yung kasama natin, lakas na tao to. Nirecruit to sa ibang lugar. Magtanim lang ng kalabasa. So, dito sa amin, ito yung pinaka-mabilis na kumawa nito. Kung hindi magawa kayo dyan, contact na kayo rito. Napakadali yan. So, sa paggawa guys, ito, paano yon? Yan. Turo natin yan. Yan. Oh, lakas o. Oh. Yan. Magkabilaan. Yan. Oh, tapos mag-finish ng damo, itatapik sa gitna yung lupa. Kunin yung mga damo guys na naka sa gabal. Tapos, gawing ganyan. Tapos, papunduin. Pundo sa ano. Yan, butasan para ilagay dyan yung taba. So, napakadali lang guys, no? Ang lakas kasi yan guys. May secret talaga yan. Umiinom ang gabi-gabi ng ano, tubig. So, guys, ito yung aming tagabuhat ng ipot ng kambing. Yan. Si Master Baubau. Master Baubau ng tawag dito guys kasi siya yung pinaka-master may nakalabaw rito. Yan. So 100 kilos yan. Ipot ng kambing. Yan. So yan. Hirap no? Laking tulong talaga ng kalabaw. Tayo nga yaw, hirapan tayo sa paglakad lang yung pagkayang may dalala. So paalala guys, mga kalabaw, nakabig laking tulong.
Sini, war. May kompos ba? Balik na tayo ng kalabasa. Direct seeding yung ating pirada. So, ito guys, ginawa ni Master Warren. So, ipot ng kambing, doon kinuha sa lugar na yun. So, again, numerate natin. Suprema F1. Yan. Ng Eastwest Seed Company. So, ito. Yung kanyang laman. May pagkita natin. Yan. So, yan. So, yan. Yan ang kanyang tinatanim. So, sa isang puno, dalawang buto. So yan. So, ito yung lagay ng input ng kambing. Yan. So para lupa na kasi stuck na ito. So again guys, direct seeding tayo. Sana umulan ngayong gabi para ganun spacing, sana madalaga na mabasa-masa yung puno. So, yan, simpa rin. Hindi na niwarin yan. So inuuna nito ito yung ito, yan. Kasi ito yung labasan ng ugat. Saka yung itaas, yun ang kanyang dahon. So, tandaan nyo yun guys, pagtanim ng kalabasa, dapat yung pinaka matulis, yun sa ilalim. So, talaga, tagalagay ng compost ng kambing. Mababa rin, hindi mausik eh. Na tap-tap. So dito namin kinukuha. Alek-lekhana kayo daw. Bukat kayo. Mamaya lang, ikaw lang madawag na ba? So dito namin minimix. Again, kagabi yung carbonized rice hull natin minimix dito at saka ipot ng kambing. So hindi na linisan kasi dali tayo sa kaka puting nagputas pa yung iba saka yung iba is nag napaiwan na butangan niya ha namay tayo scanning niya. So ang ginawa ni Lunil after mixing o kinuha niya tapos nilagay sa sako tapos nilagay dito sa butas na ginawa kanila yung umaga. Yan, butas. So, malakas yung hangin dito guys. Dito si Master Warren, patuloy pa rin sa kanya ginagawa. Mainit kasi dito ngayon guys. Again, sa kahit mainit, hindi na pa rin. Kasi yun ang tumao sa bukit. Guys, back tayo sa ating topic na kalabasa release seeding. So ito ginawa ni Rent yung isa, continue pa rin sa kanyang paglalagay ng ipot ng kambing. So again guys, yung distance kanina sinabi ko so, pa rin. So dalawa silang naglagay, so tulungan ko muna guys para mabilis matapos to. Sinishare ko lang sa inyo para
may idea kayo kung kayo na magtanim. A few moments later. So guys, kainan na. So yung dala namin yun lang. Saka yung bulo sa taas yan. So ito. Kang na? Ha? Kang na? Kang daw yun. Wala, sorry. Kang yung sardinas. So dito kami sa bagong farm. So yan. May tubuhan sa gilid yan. Dito kami sa gilid. So almusal to. Nagugutom yung kasama ko. Yan. Ito yung kanin. Ito yung almusal. So tira na guys. Yan. Yo guys, kain na tayo. So mukbang tayo ngayon. So yan. Yung kasama ko. Mukbang daw to. Hungit. Yan, yung ulam. Tubig. Buti pa dalhin siya sa farm kasi kumakain siya. Yan, ito yung sa akin. Kain tayo guys. Dinas good na. Napsing cara dito guys kasi malayo dun sa pan. Malayo sa bahay. Paang kong kayo. Pa. So yan yun sa kanya. Guys, kain tayo. Lamig-lamig dito guys. Lamig pang hamog. Kami sa may bato at saka may kahoy. Ayan. Nandiyan na yung nag guna guys sa baba. Dito sila. Tapos yun yung ating video clip na doon sa taas. Blada. So guys, yung baso niya. So ata sardinas. Wala kasing ano guys, oh. Wala kaming baso, pero hinugasan ko yan guys. Yan ang tubig namin. Guys, kain tayo. Bakbak.